back mga ka-GY6. Good day mga ma'am, sir. Welcome to Boss Dauro TV. Nandito na naman po ulit ako para magbigay ng tips, idea at konting kaalaman patungkol sa ating GY6 scooter. Asa naman po pag-vlog ang iapit po sa inyo. At ang topic po natin ngayon is paano maglagay ng flyball ang tamang combination posisyon ng ating bola sa ating pulley. At bago ko simulan ng ating video, i-shoutout muna kay Melvin Padilla, kay Alvin Atienza, at kay Lijan Ramos. At dun po sa mga subscriber natin o tagsubaybay natin, kung gusto nyo pong magpa-shoutout is mag-comment lang po kayo. At kung bago po kayo sa aking channel, ay hit the subscribe button, hit the notification bell, at para maging updated po kayo sa ating mga lalabas na video. Bago po nating simulan, is panoorin po natin ang ating video. Nasa harap nyo po ngayon is ang ating stock pulley. At may mga kasamang flyball. Ipapakita ko po sa inyo kung paano magposisyon ng bola pag kayo po ay magko-combination. Ito po ang ating stock na flyball, 14 grams. Pag ito po yung kasi yung gamit ko is medyo nababagalan ako sa arangkada. Para sa akin kasi is medyo mabigat siya. Pero maganda naman siyang dumulo. Gusto ko lang madagdagan ng magandang arangkada kaya magko-combination ako ng bola. Meron po tayo dito magaan na bola. Ayan po. TTGR ang GY6. Gagamit po ako ng tatlong magaan tsaka tatlong mabigat. Para sa akin po itong stock na flyball is babawasan ko lang ng magaan. Pero okay na kasi sa akin itong timbang ng 14 grams. 14 grams po yung stock flyball ng GY6 natin. Gagamit po ako ng tatlo nyan. Tapos meron po ako dito 13 grams na flyball pang GY6 din. Yun po ang kukombinasyon ko dito sa aking flyball. Ang mapapansin nyo, itong flyball na stock is labas yung bakal. Ayan, magkabilang side. Ito naman TTGR, covered yung side na to. Tapos yung kabila, open. Ayan, kung makakabili po kayo ng ganitong klaseng flyball, is mayroon pong tamang posisyon yan. Kaya ganyan po yung design yan. Ang tamang posisyon po nyan, ito pong may cover, yun po ang ilalagay nyo sa may side ng pag-ikot ng bola. Gaya nyan, ilalagay nyo po siya sa kaliwa, yung may cover, sa kaliwa. Kasi once na kinabit mo na yan, yung pulley mo is nakaharap dyan, paganyan. Ngayon, yung pulley mo nakaharap itong may cover is paganyan ang ikot. Paganyan ang ikot nyan. Paganyan ang ikot nyan. Kaya po may cover yan para hindi masira yung wall ramp ng pulley natin. Ayan, ganyan. Yung may cover ang
papunta sa may paikot na side. Ganyan. Yung wala is sa likod. Ganyan po ang position niya. Ah, sa paglagay naman po ng bola is dapat mauuna ang magaan na bola para ramdam mo yung gaan ng arangkada. Itong 30 grams natin, ilalagay natin sa kaliwa. Yan. Kaliwa. Ngayon, yung mabigat natin, itong stock na gagamitin kong mabigat, is sa kanan. Yan. Bali, ang gagawin po natin is alternate sa pagposisyon ng bola. Alternate po sila. Magaan, mabigat, magaan, mabigat. Kasi once na sinalpak nyo na po yan, na ganyan, mauuna yung magaan. Kasi nasa kaliwa yung magaan eh. Susunod po yung mabigat. Kaya paglipad po ng bola, is unang lilipad yung magaan. Bago yung mabigat. Siyempre, pagbigay ng arangkada maganda niyan, pag naabot mo na yung sagad ng magaan, ngayon yung mabigat, saka palang bibigay yun. Para dun sa dulo mo. Kaya ganyan po yung posisyon ng fly ball natin. Magaan, mabigat, magaan, mabigat, magaan, mabigat. At sa tatandaan nyo po kung ano yung ikot ng pulley, ikot ng pulley natin is mauna yung magaan. Sunod ang mabigat. Ngayon naman po, pag kayo po eh magte-testing ng fly ball, subo kayo ng mga ibang fly ball, gaya nung akin, sinubukan ko yung straight 13. Straight 13 nilagay ko. Maganda ang hatak niya. Maganda yung malakas yung arangkada. Kaso medyo nabibitin ako sa dulo. Kaya ang ginawa ko, nag-combination ako ng mabigat. Kasi para sa akin, yung straight 13, maganda yung arangkada. Sa straight 14 naman, medyo mabagal yung arangkada. Pero maganda gumitna at saka dumulo. Kaya ang ginawa ko, naglagay pa ako ng mabigat. Imbis na straight 13, kombinasyon ko siya ng mabigat. Ngayon, maganda na yung takbo niya. Hindi na siya hirap umarangkada. Kasi meron na tayong magaan na bola. Ngayon naman po, kung magkukombinasyon kayo ng bola, dapat po is mababa lang ng mababa ng 1 grams o 2 grams sa stock fly ball nyo. Pero depende rin yan sa ano, sa timbang ng rider. Kumbaga, ang pagtitimpla naman talaga ng fly ball is trial and error. Kumbaga, halimbawa, straight 14, nilagay ko. Yan, straight 14, nilagay ko. Nakukulangan na ako, halimbawa, mabigat yung arangkada. Kailangan ko ngayon magbigay ng magaan na bola para mabigyan niya ako ng magandang arangkada. Ngayon, maglalagay ako ng magaan na bola. Huwag masyadong sobrang gaan.
kumbaga, tatantyahin nyo kung ano yung sasakto na magaan na bola. Para sa akin, nasubukan ko itong 13, maganda yung arangkada, kaya kinombinisyon ko dun sa aking stock na bola. Huwag po kayo gagamit ng straight na masobrang gaan. Kasi ang mararamdaman nyo lang dyan is puro RPM. Pag biniran nyo yung ano yung takbo nyo, masyadong mahiyaw sa makina. Pag sobrang hiyaw ang makina, malakas sa gas. Kung sobrang bigat naman ang bola, hirap yung makina, malakas din sa gas. Kaya dapat iisasakto mo lang yung kombinasyon mo ng bola. Huwag masyadong mababang magaan na bola na huwag masyadong mababa ng 3 grams. 1 or 2 grams lang ang pag-itan dapat ng pagtimpla ng bola. Kung magbibigat ka naman, halimbawa, 13, gusto mo mas mabigat pa dito, basta dapat ang agwat niya dito sa 13 is 1 to 2 grams lang. Ganun po. Kung sa palagay niyo naman is masyadong magaan yung bola, halimbawa, kayo yung nakasakay, masyadong magaan yung bola, puro hiyaw, bawa, yung stock na bola is para magaan sa inyo, puro hiyaw, bigatan nyo po ng 1 grams lang yung mga bola. Dagdagan nyo lang ng 1 grams. Kasi kung sobrang bigat na po ng bola, nahihirapan na po yung ano, yung makina. Kung sobrang gaan naman, kagaya ng mga sinasabi nila, ano daw, 10 grams, 9 grams, sobrang hiyaw ng makina nun. Kasi ang mangyayari po nun, hindi ka pa umaandar, yung bola mo nasa dulo na. Lilipad na agad siya sa dulong-dulo. Kaya ang bilis ng ikot ng ano mo, ng uli mo. Kasi sobrang gaan ng bola, napalipad niya na agad sa dulo. Hindi kagaya ng mabigat. Pag bira mo, tsaka pa lang gagalaw yung bola. Halimbawa, makaramdam na agad siya ng pag-ikot ng puli, saka pa lang gagalaw yung bola. Kumbaga, pwepesto pa lang siya sa saktong gear position. Kumbaga, yung power band niya, gagalaw pa lang. Sa magaan na bola, umaandar pa lang yung makina mo, naka-engage na agad dyan. Pero hindi ka pa umaandar. Kumbaga, yung makina mo pa lang, niikot pa lang, hindi ka pa naggagasolina. Naka-engage na agad dyan. Kaya pag bira mo nyan, siguro hindi mo na maaabot yung dulo kasi yung bola mo nasa dulo na. Pag magaan masyado yung bola. Kaya kailangan yung tamang timbang lang. Kaya kung titimpla buka yung bola, trial and error po yan. Hindi po yan basta nilagay ko is 12. Tapos 15. Makukuha mo na agad yung arangkada tsaka dulo. Hindi po ganun. Kailangan po testingin nyo po yan. Papakiramdaman nyo. Hindi porket naisip mo 9 grams lahat para malakas arangkada tsaka top speed. Hindi po ganun. Kailangan nyo pong subukan yan. Kaya nga, ang sabi ng mga veteranong sa GY6, dating-dati pa, trial and error. Kumbaga, maraming bola ka muna masusubukan bago mo makuha yung pinaka-eksakto at tamang timpla para sa'yo. Na maganda ang arangkada, maganda ang dulo, maganda ang gitna. Kung gusto mo naman, meron gumagawa ng, halimbawa,
Halimbawa, ito ay magaan na 11. Halimbawa lang, 11. Tapos, halimbawa ito, 12. Tapos ito, 13. 11. 12. 13. Minsan po ganyan. Tatlong kombinasyon ang ginagawa nila. Kaso, bago makuha yung saktong timpla nun, maraming bola ang susubukan muna. Bago tumama yung tono. Ganun po ang pagpwesto at pag tie ball combination. Trial and error po yan. Huwag po kayo basta-basta maniniwala na pag sinabing straight ganito is maganda, hindi po totoo yan. Kasi hindi po kayo parehas ng timbang ng rider na kung sino man yung nagsabi sa inyo. Magkaiba kayo ng timbang. Kasi minsan nakabase rin yan sa timbang ng rider. Kung sobrang bigat mo, tapos sobrang gaan ng bola nilagay mo, ay wala. Puro hiyaw lang ang mararamdaman ng makina mo. Puro RPM lang. Kasi sa sobrang bigat mo, hindi ka kaya ibuhatin ng bola na nilagay mo. Baga hindi niya kayang pisilin yung torque drive mo kasi sobrang bigat mo. Tapos sobrang gaan ng bola mo. Kaya bago po kayo mag bumili ng bola o magsalpak-salpak ng fly ball, kailangan nyo po talagang subukan. Kumbaga, gagastos ka talaga kung gusto mo talagang makuha yung tamang timpla sa pagkukombinasyon. Makatibende rin yan minsan sa kondisyon ng motor. Kung magkaiba kayo ng kondisyon ng motor, kung yung motor niya maganda yung kondisyon, tapos ang fly ball niya is, halimbawa, 11, tapos 13, sabay maganda sa kanya yung arangkada nun, nakadepende rin sa ganda ng kondisyon ng motor niya. Kung ang kondisyon ng motor mo hindi maganda, tapos magkukombinasyon ka ng kagaya sa kanya, hindi mo marireach yung gusto mong takbo. Hanggang dito na lang po. Sana po may natutunan po kayo. Kaya ang pagtitimpla po ng bola is trial and error. Ngayon po ay naipagkita ko na sa inyo kung paano po maglagay ng tamang posisyon ng bola sa ating pulley. Ito po ay hindi basta-basta nilalagay o dapat ito po talaga ay trial and error. Pag tamang kombinasyon ng bola, is dapat po is te-test ninyo. Hindi po pwedeng basta lagay lang po ng lagay ng bola. At nandito na lang po. Sana po nakatulong sa inyo ang ating video. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe. Hit notification bell. Like and share Boss Dauro TV. Hanggang dito na lang po. Ride safe po sa inyong lahat. At bye!